Good morning, guys! Today, ang last day namin dito sa Vietnam. So, ang last day namin, ang gagawin namin ay full day Mekong Delta tour. So, dito sa tour na to, kasama na ang inyong magiging lunch. Ayan. So, alas 5 ng hapon ang balik namin dito. Then, after 5:30 ang balik namin dito. Pagbalik namin dito, maliligo lang kami. Then, punta na kami ng airport dahil kami ay pauwi na ng Pilipinas. So, marami pa akong mga backlogs na videos. Hindi ko lang alam kung paano ko maishishare sa inyo na informative yung ginawa namin dito. Yun, maiintindihan nyo, hindi hassle. Yun. So, ngayon, na-upload na yung nauna namin ginawa. Medyo delayed nga ako ng upload dahil nga nabibisi at saka medyo paguran talaga yung biyahe na to. Ay, itong mga tour na ito. Okay, so ngayon sasama naman namin kayo sa Mekong Delta! Mekong Delta River. Sige, ngindit na lang muna. Bye! Sa mismong hotel. And ang ginawa lang namin ay bumili lang kami ng coffee. Dito na kami kumain sa bus. At papunta na tayo sa Mekong. Bago tayo pumunta sa may Mekong Delta River, ay dumaan muna kami sa Vintrang Pagoda. Kasama ito sa tour na pinrepair ngayong araw na ito. At ang tour guide namin ngayon ay si Mr. Yen. Vintrang Pagoda is one of the famous spiritual temples in Tien Giang province. This pagoda attracts more than 1,000 visitors every day, including domestic and foreign visitors. European architecture. All right, so Michael, this pagoda was built in 1907. After ng ilang minuto ng pagdi-discuss sa amin ni Mr. Yen, ay binigyan niya kami ng 30 minutes para i-explore ang place na ito bago kami tuluyang pumunta sa Mekong River. Pagkatapos dito ay muli na kaming bumiyahe papunta naman dito sa terminal na ito kung saan kami sasakay ng boat. Maaari din kayong bumili ng mga souvenirs dito dahil kagaya ng mga una nating pinuntahan ay meron ding mga tindahan dito. At pwede rin kayong mag-chill dahil meron silang tinitindang mga coffee and drinks. Habang nire-ready ng aming tour guide ang sasakyan naming boat ay dito na rin namin siya hinintay. Pagkatapos ng ilang minuto, ay pumunta na rin kami sa boat na naka-assign sa amin. Alam nyo ba na ang Mekong River is one of the most significant and longest river in the Southeast Asia? It passes through 6 countries, China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. The Mekong River is more than just a body of water. It has played a vital role in shaping the region's culture, history, and economy. Ang Mekong River ay one of the most biodiverse region in the world. Many of the species in the Mekong River Basin are endemic and found nowhere else in the world. At ito na nga, sasakay na nga tayo. Tara! There's a lot of island in Mekong River. The main 4 island are Unicorn, Dragon, Turtle, and Phoenix. At ilang minuto nga lang ay nakarating na rin kami sa unang destination namin.
By the way, sa unang island na pupuntahan nyo ay may mabibili na rin kayong mga souvenirs. At dito na nga kami sunod na mag-i-stay para i-enjoy ang mga fruits and tea. So andito na tayo sa first station. So kasama sa tour natin itong i-enjoy natin yung mga fruits and tea. Ayan. So we are staying here for 1 hour. Ang fruits na sinerve sa amin ay ang pineapple, pomelo, guava, papaya, at saka dragon fruits. Sadyang napakatamis at napakasarap ng mga prutas dito sa Vietnam. Wala talaga kaming masabi. In this tour, may manakilala kaming new friends. Katulad dito, mga Japanese sila. Ayan. Nakasama namin sila sa table at ito na nga, nagkwentuhan na nga kami ng very, very light. Thank you so much! After naming ma-enjoy ang mga fruits and yung tea, ay nagsimula na ulit kaming maglakad para pumunta sa next destination namin. Actually, sasakay ulit kami ng boat. And before kami sumakay sa boat, ay pinatikim din sa amin itong coconut candy na ito. At eto na nga, sasakay na nga tayo. Napakasayang experience nga nito. Kaya kapag pupunta kayo dito sa Vietnam, huwag niyong kalimutang itry ang activities na ito. By the way, we meet a new friend here from India. By the way guys, tip ko nga pala sa inyo, kapag sasakay na kayo dito sa boat na ito, dapat meron kayong barya. Kasi humihingi sila madalas ng tip. Sa experience ko nga pala dito, nagbigay na ako ng konting tip, kaya lang humingi pa sila, nagpadagdag pa sila sa akin. Pero hindi ko alam kung ano ba talagang rules dito kapag nagbibigay ng tip. At dahil mga ladies ang nag-assist sa atin dito sa boat, ay tatawagin na lang natin sila ang boat women. Actually, mababait naman sila. Ayan o. Ang lalakbayin daw namin dito ay 2 kilometers. At dito nyo rin pala makikita ang napakaraming mga water coconut. Water coconut is a type of coconut that is commonly consumed in Vietnam. After ng ilang minuto ng pagsasagwan ay nakarating na rin tayo sa ating next destination. Dito naman sa ating next destination ay ipapatikim naman sa inyo ang kanilang honey at ang calamansi. Nandito rin kasi ang kanilang honey bee farm. Naglagay lang sila ng honey dito sa maliliit na baso na ito and then nilagyan ng calamansi at saka nilagyan ng mainit na tubig. Ayan. And then kayo na ang maghahalo ng mixture. At pagkatapos nga natin itong haluin ay magiging ganito na ang itsura nito. Ang tawag dito ay honey tea. This type of honey tea is apparently unique to the island of the Mekong Delta. And I was happy to have been able to try it. Honey and calamansi. Sarap. Sarap.
At sa pagkakataong ito, ay pwede rin kayong magpa-picture kasama ang mga bees, kagaya nito. At dito rin sa location na ito, ay makikita nyo ang Coconut House. Ang bahay na ito ay binuo gawa ng mga coconut wood. This 300 square meter house is built from over 4,000 coconut trees. Ito Unicorn Island. Up next, muli ay babalik na tayo sa ating boat at tayo ay lilipat naman sa next destination. Oh, may pieces ng daanan. Ito namang next na pupuntahan natin ay ito naman yung mga coconut candies. Dito nila ginagawa or minamanufacture ang mga coconut candies. Coconut candy. Dito naman sa area na ito, tuturuan nila tayo kung paano nila pinoproduce ang mga coconut candies. At papakita din nila dito kung paano binubuksan ang mga coconut gamit ng kanilang paraan. Sa paggawa ng coconut candy ay kailangan munang kunin ang coconut meat from the shell of a brown coconut. And next, extract coconut milk from the coconut meat. Coconut milk. Don't we grind the coconut milk? And then here? Cobra. We cook candy. Very easy. Now the ingredients I mix with milk, MALC, and coconut milk. Cook it in 45 minutes. Okay, this one is coconut milk. So this coconut is a mud-hued coconut. But to everyone, it's about 8 months, 10 months, so a year. You want this one? This is the best part. You want to try? This one. One. You like you buy? We have a lot of in India. This means you can take it. This is the best part inside. Take it out. You have never tried it? The best one in the world. Yeah, sure. After niyang ipakita sa amin ang pagbubukas ng coconut, ay next naman kung paano ito niluluto at ginagawang candy. Hinahaluan din nila ito ng mga flavor like peanut, chocolate, pandan leaf, or anything, any flavor na gusto nilang ilagay. And after that, ay lulutuin na nila ito. Sa pagluluto nga ng coconut candy ay non-stop mixing nga pala ang ginagawa nila. Ganito nga pala ang paraan nila ng pagluluto ng mga coconut candies. They are using a special machine to stir the mix until it turns thick. At pagkatapos nga nito ay sinasali na nila ito sa molder at hinahati-hati na nila kagaya nito. This coconut, everyone, we export to China every day. They make here a lot of factory export to China. This coconut candy one. At according nga kay Mr. Yen, ang mga candies na ito ay ini-export nila sa China every day. At ganito naman ang paraan nila kung paano nila hinahati-hati ang mga candies at kung paano nila ito pinapak. Pagkatapos nilang ikat ang mga candies ay dito naman nila ito dinadala sa packing area. Yung paper na ginagamit nila para balutin ang mga candies na ito ay nakakain din. Natutunog.
Actually, wala naman siyang lasa. Ganito na nga ang itsura ng mga finished product nila. Binibenta nila ito ng 50,000 Vietnamese dong per pack. After nga pala naming mag-ikot-ikot dito sa Candy Factory, ay bumili rin pala kami ng sugar cane juice. Ito na nga! And after nito ay sumakay na ulit kami sa motorboat para pumunta sa next destination! Dito na pala sa area na ito, dito na tayo magla-lunch. Provided nga pala sa tour na ito ang lunch ng group. Dito rin pala sa restaurant na ito, makikita nyo yung mga catfish. Napakarami nila. First time ko nakakita ng ganito karami. Actually, sa Mekong Delta, napakaraming kind of fishes daw dito. At napakarami din ang collection nila ng mga reptiles dito, katulad itong snake and crocodile. Pwede rin pala kayo ditong mag-crocodile fishing. Akala ko nung una nagbibiro lang sila para sa sinatawag na crocodile fishing. For 10,000 Vietnamese dong, ayan, pwede na kayong mag-crocodile fishing. Ilalagay nyo lang yung pain na fish na ganyan, tapos tatalunin na siya nung alligator. Ay, na crocodile pala. At dito rin, pwede natin tikman yung Vietnamese pancake nila. This is a Vietnamese pancake we call Bánh Cọc, Vietnamese. You can use a toothpick. Rice flour, Vietnamese pancake. Tao cho mày đây nào. At eto na nga, kakain na tayo! At eto na rin pala ang last stop natin today at tayo ay babalik na sa ating boat at babalik na tayo sa ating sasakyan. Actually, ang first thing na hindi namin malilimutan sa tour na ito ay ang pagkakaroon namin ng mga bagong mga friends. May mga nakilala kaming ibang mga nationalities na siyang nakasama namin sa mga tour na ito.
Bali, it takes 2 to 3 hours pabalik ng city ng Ho Chi Minh. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung meron man kayong request na bansa na kung saan gusto nyong i-explore namin at para maikwento namin sa inyo ang history at makapagbigay kami ng tips para sa inyo, ay i-comment nyo lang dito sa comment section. Kung nagustuhan nyo rin ang aming episode for today's video, don't forget to like, subscribe, and pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa next video na i-upload namin. Bye! Thank you for watching!